araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magko-coating at ito'y aking apron. Ayan, ang aking apron. Suot ko na naman. At ito po ngayon ang ating lulutuin. Ipapakita ko sa inyo. Ayan po ang ating ampalaya. Nagaling po yan sa garden. So, nagkanta hinog-hinog na. So, lulutuin ko po siya in 3 ways. Kasi medyo madami. At nakakasawa naman po kung iisahin ko lang yan. Madami po siya. So, meron po tayo dito kamatis, egg, sibuyas, at bawang. So, wala akong dapat ang ilalagay ko ay sino ba to? Corn beef, pero wala akong corn beef. So, nakita ko sa aking lagayan ng mga grocery ay century tuna. So, yan po. Didivide po natin sa 3 klaseng mangkok ang ating ampalaya. Ayan po, na-divide na po natin sa 3. Ito ay para sa isan po natin sa mayang century tuna at lagyan po natin ng itlog. So, isa natin sa bawang at sibuyas na. At ito naman po ay para lang sa kamatis at itlog. Dalawang itlog at kayaan. At ito po ay insilada. Meron po tayong sibuyas, sinigula at green at kamatis. At meron po tayong asukal at mamaya lagyan ko po siya ng suka, vinegar at black pepper. So yan po, start na po tayo sa una natin pagluluto. Luto po natin ito ang ating itlog at ang palayan ng kamatis. Ito tayo ng kasi gusto ko yung kamatis na isagaan ang maluto. Lagyan po natin ang magic sarap at asin at saka add po ng black pepper. Luin lang po natin. Ayan, ilagay na po natin ang ating itlog. So, lutuin natin ang ating itlog. Lago natin ang ating para ayan, pwede na po natin ito na po siya, ito na. So ilagay na po natin sa serving plate. Ayan, very easy. So, dyan na rin po tayong magluluto. Dito tayo ng dito. Lagyan natin ang sandwiches. Ay, bawang. Ang nilagay ko po ay kalahating sibuyas ng pula. Yung puti, hindi ko siya tinanggap kasi mas inuna ko itong pula kasi baka masira.
So yan po at lagyan niyo po ng palaya. Ayan, lagyan po natin siya ng magic soda. At saka asin. Lagyan po natin siya ng black pepper. Haluin natin haluin para mahalo yung lasa. At antayin natin maluto-luto ng kaunti ang ating palaya. Yan po, at ilagay po natin ang ating loaf. Ganon din po, hindi natin hahaluin. Lutuin muna natin yung egg bago natin ihalo. Para buot siya buot. Pwede na po. So, ilagay na po natin ang ating ating sintori to na tinanggal ko po yung nakababad na tubig or oil doon sa loob para hindi siya maghalo dito para wala siyang sabaw. Ayan, bago na. Pag kunti na lang po, pwede na natin hanguin ang ating palaya. Na may century tuna. Meron din siyang egg. Lagyan ko po siya ng kaunting magic sarapa at kaunting asin. Siya. So, hindi natin kailangan i-overcook ang ating palaya kasi doon siya pumapait. Huwag po natin i-overcook. Hindi pa po ako nagluto ng palaya na mapait. Ayan. Kasi hindi dapat siya i-overcook. So, yan na po. Ilagay na po natin sa serving bowl. Ayan na po ang ating palaya na gawin na po natin ang ating ensilada. So, start po tayo sa paggawa ng ating ensilada. Unang-una po, gawa po tayo ng sugar po ay 2 tablespoons. So, maglagay po ako dito. Tatlong tablespoon of vinegar. Lagay po natin ang asukal. Paminta. Asin. Lagay natin ang magic sarap tatlong beses. Lagay natin. Ayan po. So, ilagay po natin ang ating kamatis. Ilagay po natin ang ating ginawang ano lang po natin sa taas. So yan na po at haluin lang po natin siya. Haluin. Then hindi magka siya. Ihalo po natin. Nalaglag po. Nalaglag. Ayan, i-transfer po natin yan para mahalo natin. Bago ilagay sa ating serving bowl para yung mga katulad ng mga sibuyas ay maayos din. Silada po yung silada. So, nahalo na po. Tikman po natin ito ang nagkasa ng sugar.
sarap. Sarap siya. Tapos meron po bangus or flipong tilapia. Wow! Sarap. So ayan po ang sulat ng salada na ampalaya. Salada ng ampalaya. At ginisang ampalaya sa tuna. Ginisang ampalaya sa luto at hamaris. Ayan. Sa tatlong recipe na i-divide po natin. Kasi sobrang dami po. So, ayan. Kung meron kayo sa salad, ito ay galing po sa ating garden. Ayan. Thank you so much po. At ito po ang aking menu for today. So, matibrito na lang ako ng aking isda na mamaya na depende sa anong isda na available dyan. Pero pinag-isip sa tilapia na frito or itinaw na bangus. Salamat po dahil sa ang pamaya na nagawa na recipe. Ayan. Thank you so much. At magandang shoutout sa lahat. Sa lahat ng naandyan. Lagi nakasupport ng aking lutong bahay, masimpleng luto sa bahay na kayang-kaya ng budget. Thank you po at hindi po siya mapainit. Matuto po tayong kumain ng kalaya. Napakamarami kong makukuha kayong benefit sa kalaya. Thank you so much and God bless. Bye! Sa hindi po naka-subscribe, subscribe na po at hit ang bell button sa baba para lagi kayong update sa lahat ng aking parating naman. Thank you so much. Bye. God bless.